reading, friends. This is Lola V. Today we're reading Ako Ay May Titi. This is a Filipino book talking about the private parts of a boy. I hope you like it. Ako ay may titi. Kwento ni Genaro R. Gojo Cruz, guhit ni Beth Parocha. Ako ay may titi kasi sabi ni nanay, ako raw ay isang lalaki. Kapag naliligo ako, sinisiguro ni nanay na ito'y malinis. Sabon-sabon, hugas-hugas, kuskus-kuskus, tapos pupulbuhan niya ito. Sabi niya, dapat laging malinis ang bahagi ng katawan na laging natatakpan. Susuotan ako ni nanay ng malinis na salawal, presko ang pakiramdam ko. Hinahawakan ko ito tuwing umiihi ako sa arinolang maliit na binili ni tatay. Iba-iba ang nangyayari sa aking titi. Tuwing naiihi ako, bumubukas itong parang gripo. Minsan naman kakaunti, ilang patak lang ang lumalabas. Kilig-kilig, kilikiliti. Kapag natutulog ako, parang tulog din ang aking titi. Kulontoy ito, kulukulubot, sinliit ng bagong pisang sisiw. At kapag nagising na ako, nagigising din ito, lumalaki at tumitigas. Naiihi kasi uli ako. Tulad ng aking mga mata, ilong, bibig at mga tainga, alagaan ko raw ang aking titi, sabi ni nanay. Bahagi ito ng katawan na talagang mahalaga. Ako ay may titi kasi ako ay isang lalaki. Ito ang isang dahilan kung bakit mayroon ako nito. Mga bahagi ng katawan ng lalaki, mata, ilong, bibig, kamay, braso, titi, binti, hita, paa. The end. Hi, reading kids. Did you have fun? Did you like this book? Next time, I'm gonna read it in English version. Bye!